So what is up sa inyo mga kamasa? So medyo pagod ako kasi galing akong trabaho. Alam niyo naman na after ng work ko lagi ako nag-edit tapos kapag may free time wala akong sinasayang na oras ngayon kasi pag-uwi ka ng bahay diretso na akong edit. So habang ina-edit yung i-upload ko next week, napansin ko sa may clip pala ako nung umalis kami ni Rochelle dun pumunta kami sa Shirakawa. May clip pala ako natira na parang nag-explain lang ako about sa Mazda 3. Yung Mazda 3 is from Axela. Yung sinasakyan ko ngayong white car is Mazda 3 kasi ang Mazda 3 is dating Mazda Axela. So, ang model niya is 2019. Mula ng 2019, iniba nila yung pangalan. Ginawa nila number. Parang ginagaya nila mga ibang bansa kaya Mazda 6 na yung mga ganun. I'm not sure pero ang pagkakarinig ko, yun yung ginawa nila. So, yung ginawa kong review, hindi naman siya full review about sa Mazda 3. Kasi hindi ko talaga kabisado yung sasakyan ko kung ano yung specific niya yung lahat. Natutuwa ako ngayon sa Mazda ko na parang may cruise control. May mga tao na rin alam tong cruise control. So, sa mga hindi pa nakakalam, ano ba yung cruise control? Sa madaling salita is, pwede ako mag-drive na hawak lang manual and then kapag yung about sa speed, about sa brake, automatic siya kung anong speed yung isa-setup mo sa sasakyan mo. Yun yung cruise control ng Mazda 3. Gumawa lang ang video nun pero hindi perfect yung pagkakasabi ko kasi nga hindi ko pa kabisado yung cruise control na yun. Ginagamit ko lang siya every time na kapag nasa highway ako, pagod na ako, maganda yung cruise control. Pero nag-iingat pa rin ako kasi nga, alam natin, hindi tayo pwede magtiwala, hindi porkit automatic na yun sasakyan natin o nag-iiba na yung generation ng mga sasakyan ngayon, magtitiwala pa rin tayo. Ginagamit ko lang siya kapag 5 minutes, kunyari, kung mangamot, sumakit yung paa ko bigla, ganun. Ginagamit ko lang siya about 5 minutes, 5 to 10 minutes every time na bumabayahe ako sa highway. So, mas gusto ko pa rin na ako pa rin yung nagda-drive ng manually. Parang nakafocus ako sa dinadaanan, nakikita ko talaga, nararamdaman ko yung engine lahat. Kasi kapag ginamit ko yung cruise control, so siya na yung nagsiset-up ng distance mo sa harapan ng sasakyan mo. Kanyari, ang sineta ko is 130 km per hour. 130 km per hour yung tatakbay nyo. Pero kapag yung nasa harapan mo, 110 km lang sa sinet mong distance. Susundin niya lang yun kung ano yung nasa harap mo kasi nga may sensor siya. Kapag nawala siya sa harapan mo tas wala nang sasakyan sa harapan mo, habulin niya yung 130 km mong sinetap. So, sa madaling salita, automatic na lang siya. Automatic acceleration, automatic brake. Yun lang. Pero, kung gusto niyo mas malaman pa, mas malalim na dahilan, pwede niyo i-check sa YouTube. May mga gumawa na rin ng video ng ganun. So, ako gusto ko lang i-share sa inyo. Let's go! Natin yung cruise control ng Mazda. So, ang cruise control is parang automatic siya na aandar. So, hindi mo na kailangan mag-gasolina or mag-brake. So, ito itatry natin. So, may button dito. Isaset mo siya. Tapos makikita mo 112 yung set. So, pwede mong gawing 120. So, tapos 120 yung set ko. So, i-control niya na 120. Pero hindi na ako naka-pedal, naka-brake. Tapos, magpe-brake na lang siya kapag ano, may sasakyan na sa harapan ko. So, ngayon kasi walang sasakyan sa harapan ko. So, ang ginagalaw ko lang dito yung handle ko. Pero yung paa ko, wala na. So, for example, ayan, may sasakyan sa harapan ko. Kung saan siya nag-i-stop and then nag-i-slow down siya. So, wala akong inaapakan. So, ganun yung cruise control. Ididepende niya yung takbo mo sa harapan mo. So, tapos isiset mo rin kung gano'ng kalayo yung distance na gusto mong iano. Pero, by this time, mas pinili kong mas malayo yung distance for safety kasi. Kasi highway yung tinatakbuhan natin. Pero hindi ko ginagamit yung cruise control sa parang normal na daanan. Ginagamit ko lang siya kapag sa highway yung mahabaan. Pero usually ano, ako talaga nagda-drive kasi mas enjoy ko na ako yung nag-gasolina o ano. Pero kapag kailangan, kapag nag-uusap, yun. Ito yung ginagamit ko para automatic na lang din. Tapos sa screen natin makikita nyo may sasakyan sa harapan nyo. Ganun, nasa sense niya. So ayan, nawala yung sasakyan, tapos tatakbo niya naman. So talagang handle lang yung ginagamit ko. Tapos may sasakyan na pumasok sa harapan ko, magbe-brake siyang konti para mag-ano ng distance. Tapos habang lumalayo siya, tatakbo ulit ako. Kasi hindi ko pa nakukuha yung 120 na settings ko. Oh, may Axela dyan. Ganyan dati yung sasakyan ko.
ko lang alam kung anong year model siya. Ito parang ganyan. Ha? Ganyan. Same car lang to, pero iba lang yung model na. Hindi ko alam kung paano i-explain sa inyo itong cruise control. Pero parang ganun, automatic na siya sa pedal mo. Pedal pa tawag? I'm not sure kung ano yung tawag niya doon. Pero hindi na ako nagbe-brake, hindi na ako nag-acceleration. So automatic na siya kung ano yung sa settings mo. So maganda siya kapag mahabang biyahe. So parang relax na relax na. Pero if gusto mo talaga mag-drive, hindi mo na kailangan ng ganito. Pero hindi porket automatic, hindi na dapat tayong tumingin sa harapan natin. Kailangan din pa din natin mag-focus, syempre. Ay, nawala yung sa harapan natin sa sasakyan, so i-maintain na ito yung 120, tatakbo siya. Ahabulin niya. Pusa siya nag-acceleration. Ito lang yung talagang hinabol ko ngayon sa Mazda kasi parang gustong-gusto ko yung cruise control nila. Pero hindi ko masyado ginagamit kasi favorite car ko talaga yung Mazda. Parang affordable siya para sa akin. Parang gano'n. Better make adjustments. I'm a walking bucket, I'm crispy. Yeah, that boy crispy. Headed to him gleaming. Yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away. My kicks is really hitting. Looking like that meme. Then them boys really spitting. I just put an ISO logo on a damn sweater vest. I got little money watching power give us our respect. Damn, I be so fresh. And them boys be so clean too. Had them looking mad hard. Damn, I didn't mean to. Yeah. Feeling crispy, crispy. Get on crispy, yeah that boy crispy. Head to tongue gleaming, yeah I know they can't miss me. See a boy a mile.